Hello mga galandukaw, ayan na naman ho, alis na naman tayo. At syempre, isishare ko naman sa inyo yung experience namin. So, ayan kasama ko ang anak ko, ayan na nga po, while waiting, sana naman nakapunta ang pink na maleta. So, while naghihintay, alam na bibi ko, naglaro muna siya. At ayan, super excited ka talaga. Actually, ito na ulit yung sunod na flight namin nakasama siya, na medyo aware na siya. Kasi the last time na umalis kami, ano pa lang siya noon? Parang nasa mga 2 years old pala siya. So yan, sobrang enjoy talaga niya. So yan, may mga pics na siya na ganyan. Super guwapo naman. So ito nga pala yung kanyang pagsakay sa airplane. Ganyan siya ka-happy. Grabe naman. Super nakakatuwa naman. So ayan nga, nasa airplane na siya. Ayan o, nakikisilip siya sa gitna. Nasa gitna kasi siya. So ngayon, nakikisilip siya doon sa katabi niya. So ngayon niya, nagte-take off na po kami. So first, sayang niya talaga. Alam mo ba, nakakatuwa talagang magdalari naman ng bata kahit nakakapagod. Kaya guys, ha, kung gusto niyo po, i-travel lang inyong mga anak. So just leave a comment. I-share ko sa inyo yung mga experiences natin, okay? Paano mag-travel. So ayan na nga po. Taking off na po. Bye, Philippines! Ang ganda naman talaga ng Pilipinas from above, no? Nakakatuwa. Tapos ito na po, sinerve na po ang meal namin. Ayan, just take a sneak peek. Ayan, may picture. And hello, ayan na po. Welcome to Macau! So yan, nasa Macau na po kami. Thank you Lord, maraming salamat. Naka-ride po kami safely. At ito po ang 7-Eleven sa Macau. So ayan, kasi airport po yan. Sinundo na kami ni ate na mag-aalaga sa amin, sa aming trip. Sa kanya, so take bus na kami. So ayan, no, super happy niya. Parang hindi siya ma-happy. Napakanda ng view. Nasa bus ka lang, pero grabe ang Macau. Iba ka, Macau. Grabe naman ang mga view na pinapakita mo. Super kaganda. Look at the buildings, the lightnings, everything. Ano, nakapalibot po sa hotel yung mga magagandang view. Sobrang ang dadami pong malalaking mga hotel na talagang malulula ka sa ganda. Napakaganda talaga nito. Umaga at gabi, wala kang masasabi. Super ganda ng Macau. So sa mga gusto talaga mag-travel dyan, just comment down below. May mga budget tours kayo na pwede ko i-share sa inyo. At paano pumunta ng Macau, ano yung mga dapat yung gawin, ano yung saan kayo makakatipid, ganon. So, isishare ko sa inyo, just comment lang. So, let's see, pag magkaroon ng maraming time, I'll do more vlog about the travels budget, okay? Gala lang tayo ng gala kahit dukha tayo, di ba? Napakamura lang kaya ng ticket na nakuha namin, 2-way na siya, 6,000 pesos. Tapos, syempre, accommodation kami. So, what are the tips na kailangan nating gawin or i-ready pagpapunta ko ng ibang bansa, lalo-lalo na sa immigration? So, ayun na po, nandiyan na po ang Grand Lisboa. Syempre, kahit napagod kami, talaga nagpa-pick kami ng anak ko dyan. Super ganda naman kasi naman ang building na ito. Ito pala ang famous nila na hotel dito sa Macau, ang Grand Lisboa. So, ayan, picture lang kami. Super saya talaga. Alam niyo yun, kahit na alam niyo na sobrang mahal, pero talagang worth it naman ang pagpunta dito. I mean, mahal para sa akin kasi syempre, dukha nga ako, di ba? Mahal na sa akin yung 6,000 na pamasahe, no? Super saya. So, ayan, may other hotel din na on the other side. Yung Wynn Hotel. Okay, super ganda din dyan. Ayan, lakad-lakad lang kami. Sorry, ang ingay ng anak ko. Habang nag-voiceover ako, andyan din siya. So, ayan. So, ang tip naman papunta na Macau talaga, bus lang kayo. Huwag kayo magta-taxi. Sorry. Excuse me. So, ayan pa. Mga picture ng Grand Lisboa and another pic. Ayan. Sorry sa mga photo bomber. Another pic ng anak ko. So, hindi talaga namin pinalang pa sa mga picture na to. So, yun guys. Super ganda talaga dito. So, kung gusto nyo po talagang ma-experience nyo din ang experience namin, so, comment down below. Thank you mga kagalang.